Wala ng bahay, nawalan pa ng kabuhayan ang mga residente sa Ulanggo Island sa Cebu dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Pati bigas nila, paubos na. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano katindi ang pinsala dyan? Cheryl, sinadya ng aming news team na tumawid ng dagat, marating at mapasok lamang itong ang Ulanggo Island sa Cebu na halos na wash out din matapos magtamo ng mga pinsala dulot ng bagyong Odette. At ngayong magpapasko, hindi lubos maisip ng mga naninirahan doon kung paano ba muling babangon mula sa nangyaring trahedya. Isang Ulanggo Island sa mga pinagmamalaking tourist destination ng Cebu dahil sa mga marine at bird sanctuary nito. Ang dating malaparaisong lugar, ngayon, puro gumuhong mga gusali at mga nagtumba ang mga puno at poste. Winasak din ng bagyong Odette ang mga bangka na ginagamit sa pangunahing kabuhayan ng mga residente sa isla. Sinira rin ng bagyo ang pantalan sa lugar, nabagsakan ng mga pagkain at iba pang produkto. Parating a Pasko, walang-wala talaga kami. Walang hanap buhay, wala lahat, pati mga bigas namin, wala, paubos na rin. Ang pamilya sa Avedra, hindi lang bahay ang nawala. Namatay ang kanilang padre de pamilya na isang kapitan ng fast craft. Sinubukan doon itong isecure ang fast craft pero hindi na kayana ng malakas na alon. Maraming pangarap si ano yung asawa ko. Yung mga pangarap niya na naputol na. Yung Pasko pa namin, gusto niya mag-celebrate kami sa ano, Bohol. Ang pamilya naman ni Nanay Josefina, sa tabing kalsada na lang nanatili lalo't tinangay ng malakas na hangin ang buong bahay nila. Pinagkakasya na lang din nila mga natirang bigas na ginagawa nilang lugaw. Sa chapel namang ito, nakikisiksik ngayon sina Alonesa kasama ang apat pang pamilya. Mukhang dito na ron nila sasalubungin ng Pasko. Ang laki ng gastos namin doon noon. Nakita ko na wala na lahat. Lahat lang pinaghirapan namin. Napunta sa bahay namin ngayon, wala. Wala lahat. Patuloy na nananawagan ng tulong ang mga naninirahan sa isla na naway hindi sila makalimutan lalo pagdating sa pamamahagi ng ayuda.